كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, isa sa mga maiinit na isyo o usapin sa panahong ito ay patungkol sa death penalty o ang parusang kamatayan. Nagkakaiba o magkakaiba ang mga bansa sa buong mundo sapagkat may mga bansa na ayaw sa death penalty. Ibig sabihin, hindi nila ito isinasagawa. At mayroon din namang mga bansa na nagpapataw ng parusang kamatayan. At ang karamihan sa mga bansang ito ay mga bansang Muslim, kabilang na ang Saudi Arabia at Indonesia at iba pa. Sa ating bansang Pilipinas, hanggang ngayon ay pinagdidibatihan pa rin ang tungkol sa parusang kamatayan at hindi rin nagkakasundo ang mga mambabatas. Mga kapatid, ang parusang kamatayan o death penalty ay isa ito sa batas ng Diyos. Ngayon, kung mahalaga sa tao ang batas ng Diyos at hindi ang batas ng tao, hindi na kailangan itong pinagdidibatihan. Dahil ito ay batas ng Diyos, na ang Diyos ay tigib ng karunungan at kaalaman. Alam niya kung anong nakakabuti sa kanyang mga alipin, kung ano ang nakakabuti sa mundo, kung ano nakakabuti sa sangkatauhan. Lahat ng bagay na ipinag-utos ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga tao, ay siyang nakakabuti para sa kanila. At lahat ng bagay na pinagbabawal niya sa mga tao ay ibig sabihin kapag ginawa nila ito ay makakasira sa kanila. Sa pananampalatayang Islam, isa sa pinangangalagaan ng Islam ay ang buhay ng tao. Sa makatuwid, napakahalaga ang buhay ng tao sa pananampalatayang Islam. Dahil kapag pumatay ka ng sadya na hindi naman karapat dapat patayin, sabi ng Panginoong Allah, فَكَأَنَّمَا قَتَلَنَّا سَ جَمِيعًا. Katulad ng parang pinatay mo ang lahat ng sangkatauhan. So ganun kabigat ang kasalanan ng taong papatay o kikitil ng buhay. So dahil sa pananampalatayang Islam, napakahalaga ang buhay ng tao. Isa ito sa fundamental goals of Islam, maqasidus syariah, o isa ito sa mga pangunahing layunin ng batas ng Islam. Preservation of life. Ibig sabihin, pangalagaan ang buhay. Kaya ang pananampalatayang Islam, mayroon sa batas ng Islam, sa syariah, Islamiya, ang parusang kamatayan. May sinabi ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran sa chapter 2. Sa Suratul Baqara sa verse 179. Sabi niya, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun." Sabi ng Panginoong Allah, makakamit ninyo ang matiwasay na pamumuhay, mapamayapang pamumuhay sa pamamagitan ng inyong pagsasakatuparan, ayon sa pagpapaliwanag, sa pamamagitan ng inyong pagsasakatuparan ng kisas o mga tao na may tamang pag-iisip. La'allakum tatakun, upang kayo ay magiging o upang kayo magiging matakutin sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Walakum fil kisasi hayatun, ya ulil albab. So, ang ibig sabihin ng kisas sa verse na ito, yun yung paglapat ng parusang kamatayan sa taong pumatay ng sadya na magkakaparehas. O kahit sa kahit hindi niya naman napatay, kumbaga yung kisas ay mas malawak ang kahulugan kaysa parusang kamatayan. Dahil halimbawa, kung nabulag mo ang iyong isa pang mananampalataya, nakabulag ka ng isang tao, so dapat paparusahan ka ng parehas. Bubulagin ka rin niya o bubulagin ka rin ng hukum. Yun ang tinatawag na kisas at saklaw nito ang parusang kamatayan. Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, nauna nang sinabi, mas nauna sa verse na to, sa verse 178, sabi niya, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumul qisas. O kayong mga mananampalataya, iniatas sa inyo ang kisas, yung paglapat ng parusang kamatayan sa taong pumatay ng sadya ng magkaparehas. Wala, kutiba alaykumul qisas fil qatla al-hur bil hur, sa para sa taong malaya sa katumbas ng kapwa niya malaya, wal abdu bil abd, at yung alipin sa alipin, wal unsa bil unsa, at babae sa babae. Faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa da'un ilayhi bi ihsan. Ngayon, kapag ang pamilya ng namatayan ay pinatawad nila yung nakapatay at hingin nila ang diya. Yung diya, yung kaukulang halaga, yung tinatawag na blood money, kaukulang halaga upang ibigay doon sa namatayan bilang kapalit doon sa kisas. Bilang kapalit doon sa kisas o doon sa paghihiganti. Fattiba'un bil ma'ruf. So, sisingilin nila nang may magandang pag-uugali, magandang pamamaraan, wa da'un ilahi bi'esan, at yung nakapatay naman, dapat ibigay ito ng magandang pamamaraan. At walang labis, walang kulang, at hindi niya ito kumagay sa takdang oras. Dhalika takhfifun min rabbikum. Ngayon, ang layunin doon ay bilang pagpapagaan mula sa inyong Panginoon, warahma, at bilang habag. Faman i'tada ba'da dhalik falahu adhabun alim. Ngayon, pagkatapos patawarin ng pamilya ng pinatay at pagkatapos may bigay ang blood money, yung diya, faman i'tada ba'da dhalik, at papatay pa rin, magiganti pa rin yung nakatanggap ng blood money, falahu adhabun alim, makakalasap siya ng matinding parusa pagdating ng araw ng paghuhukom, at papatawan pa rin siya ng parusang kamatayan. Dahil binigyan na nga siya ng humingi na nga siya ng blood money, pinatawad na nila yung nakapatay, sa pagkatapos nun maghihiganti pa rin sila. So malaking kasalanan yon, sapagkat yung kisas, yung death penalty na ipapataw doon sa nakapatay, isa sa mga layunin ay upang hindi na makapaghiganti yung pamilya ng kanilang matay, dahil nakisas na, napatay na yung taong mismong pumatay sa kanilang kamag-anak o sa kanilang pamilya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang parusang kamatayan ay tulad ng sinasabi ko, isa ito sa batas ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, na kung titingnan mo, isa itong napakalaking bagay sa isang bansa, sapagkat maaring kapag walang kisas, walang parusang kamatayan sa mga taong gumagawa ng karumal-dumal na krimen, ay maaring papatay at papatay pa rin sila. Papatay sila, ngayon makukulong, and then lalabas, magbibigay ng piyansa or magbibigay ng ano, tapos papatay at papatay pa rin. Ngayon, hindi mo masusugpo yung ganung krimen. Kaya nga sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala,
Doon sa nauna nating sinabing aya, walakum fil kisasi hayato ya ulil albab. Yun yung layunin doon sa kisas o yung parusang kamatayan ay yung taong kriminal ay mas pipiliin nating patayin siya bilang kisas, bilang parusa sa kanya para hindi na siya makapatay ulit. Dahil pag hindi mo pinatay yun, hindi mo paparusahan, papatay at papatay ulit at mas lalong marami ang mapapatay. Kaya, paparusahan siya ng kamatayan upang mabigyan mo ng buhay yung mas nakakarami. Kapos na po tayo sa oras, mga kapatid. Actually, ito'y malawak na usapin at naway kahit papaano naintindihan natin kung ano ang pananaw ng pananampalatayang Islam sa parusang kamatayan, which is ito ay batas ng Diyos na dapat sundin ng mga mananampalataya at dapat isa batas or dapat isa katuparan ng mga mananampalataya. Kaya kung titingnan natin, pag-aaralan natin, yung mga tao, yung mga bansang meron nito, halimbawa tulad ng Saudi Arabia, meron ng krimen pero hindi naman ganun kalala tulad sa ating bansa sa Pilipinas. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.